Budgeting 101 for moms. Ano nga ba ang budget? What is a budget? Kasi usually naririnig natin, wala akong budget ngayon, kulang ang budget, saka na lang, ganyan. Nami-misuse natin ang word na budget as pera. Pag walang budget, means walang pera. Pero ano nga ba ang budget? Budget po is a spending plan of your money. Ibig sabihin po, ito po yung plano natin sa ating pera. At yung budget, nandito po dapat yung income, kung magkano yung kinikita, yung expenses natin, lahat ng mga pinagkakagastosan natin, at kung meron savings, merong naiipon, meron din po dapat nakalaan for debt payment para sa mga utak, and for investments. Sana po, pag meron tayong extra, ay meron din po tayong nilalaan for investments for our future financial goals. So why do we need a budget? Bakit ba kailangan nating mag-budget? Actually, napakaraming reasons kung bakit kailangan nating mag-budget. Una, to know where your money is going. Alam nyo ba kung saan napupunta ang sweldo nyo? So, kailangan natin ng budget para alam natin kung saan talaga napupunta yung ating pera. You need a budget to help you identify your needs and wants. Ito bang bibilhin ko sa Shopee? Need ba to? O want lang to? To cut back on unnecessary expenses, aminin natin, marami tayong mga binibili rin na hindi naman lahat kailangan o hindi need. Third, to pay bills on time and to avoid late fees. Minsan, pag wala tayong budget, nawawala tayo sa kalendaryo, nakakalimutan natin na due date na pala ng bill na to, and minsan, nadi-disconnect pa yung ating service. So, if we have a budget, we can pay bills on time and avoid late fees. And to pay off debts and prevent more debts para hindi tayo masyadong nababaon sa utang. Kung nababudget natin na maayos ang ating pera, nagkakaroon tayo ng magandang plano, nakakapag-isip tayo ng paraan kung paano mababayaran yung utang at mapiprevent pa yung pagdami, palalo yung patong-patong na utang. To help you save money for your financial goal, para makapagsimula tayong makapag-ipon, to find other ways to earn money. Kung kulang ang ating income, pwede tayong mag-isip ng ibang paraan kung paano pa tayo kikita. Last but not the least, to set a good example to your kids. Karamihan sa atin, hindi tayo naturuan kung paano mag-manage ng pera, di po ba? Naturuan po ba kayo ng inyong mga magulang dati, nung bata pa kayo, kung paano maghawak ng pera? Hindi po. Ngayon na lang po. Diba? Parang ang naging ano sa atin, bahala ka na. Paglaki mo, pag nagkapamilya ka, ikaw na bahala maghawak ng pera mo. Ito na yung pagkakataon natin. Kapag nagbabudget tayo, pwede itong mag-set na good example sa ating mga kids at pwede rin natin silang turuan. Ngayon naman, budgeting kailangan alam natin kung paano yan ginagawa realistically and practically. Paano ba tayo gagawa ng budget? Ang nire-recommend po talaga is income minus savings equal expenses. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, pagka naka-receive ka ng income, ibabawas mo muna yung iyong savings para sa ipon mo, saka mo pagkakasyahin yung sobra para sa inyong mga expenses. Pero ang tanong ko po, kayo po ba? Sa totoo lang, nagagawa niyo po ba ito? At madali po ba kayang gawin ito? Madali po, pero hindi nasusundan. Madaling sabihin, pero ang hirap gawin, di po ba? Po. Sa dami-dami ng ating mga expenses, ng mga gastos, ng mga bills natin, paano pa tayo makakapagtabi for our savings? Paano pa tayo makakapag-ipon? Alangan naman nating unahin yung pang-ipon, iwala na tayong pangkain kinabukasan, di po ba? Lalo naman pag wala kang income. Exactly. Ano nga ba ibabudget natin kung wala tayong income? Pero ito yung talagang pinupush ng mga experts financial at wala naman pong masama. Dapat po talaga ito, ideally. Pero naiintindihan po natin na hindi naman po madaling gawin yan. Kasi unang-una, hindi naman po lahat malaki ang income or may income. Yung iba po walang income or hindi sapat ang income. Kaya ang gagawin po natin ngayon para hindi kayo ma-overwhelm is unahin muna natin to, income minus expenses. At kung may matitira man, yun muna yung isisave natin for savings. Okay? To start lang. And dahil alam kong hindi naman lahat makakapag-save, ito na lang muna para simple lang, di ba? Income minus natin dito yung ating mga expenses o yung mga gastusin natin. At saka natin tingnan kung may sobra ba, kung sakto lang o kulang ang income sa dami na expenses. Okay? So, ito ang ating monthly budget. Ginagawa niyo po ba ito? Ako po dati nagmamonthly budget pero hindi ko po nasundan. Yun po. Isa lang po. Yun ang mahirap po eh kapag nagbabudget sa una lang, di ba? Hindi po tayo makapag-stick to our budget. Bibigyan ko po kayo ng tips mamaya kung paano po gawin yan, okay? So, unang-una po, pwede tayong gumawa ng monthly budget. Ano bang ibig sabihin ng monthly budget at paano ba to gawin? So, ibig sabihin yung monthly budget,
tinitingnan natin ng kabuuan yung monthly income mo and monthly expenses. So, paano ba ito gawin? Step 1, know your monthly income. Ano ba yung mga pumapasok sa inyo na pera? Pwedeng sahod ni Mr., sahod ni Mrs., or kung may extra income kayo, may sari-sari store. Meron po ba tayong mga sari-sari store dyan? Kasi nung tinatanong ko po si Jelena, sabi marami daw po sa ating mga mamis, mga nanay, ang may sari-sari store. Yes, ma'am. Sari-sari store, open and close. Yun po. Tama po. Pag mayroong income, may pambili, open. Pag wala po, sarado muna. Pero at least, mayroon tayong inaasahang extra income. Pwede rin ayuda, 4Ps. Yung iba sa atin, meron sigurong natatanggap na ayuda from the government. Or yung iba naman, kung meron pong kamag-anak sa abroad, pwedeng nakakatanggap tayo ng remittance, ng padala, di po ba? At marami pa pong ibang pwedeng maging sources of income. So, ilista po natin lahat yan. I-compute po natin yung ating total income. So, pagsamasamahin po natin lahat yan, pwede nyo po akong sundan habang nagsasalita or pwede nyo pong gawin mamaya. Step 2, ilista po natin lahat ng ating monthly expenses. So, may dalawa pong klase ng expenses. Fixed expenses at variable expenses. Ano po pang ibig sabihin ng fixed? Ito po yung mga expenses o gastos natin na same lang ang amount kada buwan. Halimbawa, rent. Kung nagre-renta ka, same lang naman ang amount. Yan, isulat mo siya under fixed expenses. Pwede rin internet, utang, kung meron kang binabayaran na utang na same lang yung amount, work allowance, transpo. And yung sa variable expenses naman po, ito yung pwede yung sa kuryente kasi iba-iba po yung amount yan every month, di ba? And I'm sure ngayong March, April, May, June, medyo mataas po ulit ang ating kuryente dahil napakainit, di po ba? Ganon din po yung tubig, pagkain, groceries, gasol, tulong sa magulang o kapamilya kung meron po kids school expenses and other extra expenses. So, yan po yung variable. Actually, hindi nyo naman to kailangang sundan kung ayaw nyo po. Pwede nyo ilista na lang lahat yung inyong mga expenses. Pero, para lang mas organize po tayo at makita nyo kung saan ba yung fixed at yung variable expenses. After that, i-compute po natin yung total expenses. So, i-add po natin lahat, kunin po natin yung total. And step 3, get the difference. So, income, magkano yung kinikita nyo sa isang buwan, minus yung total ng gastos nyo, ng expenses nyo. Tapos, tingnan natin kung ano ba yung kinalabasan. Narinig nyo po ba tong joke na to? Sabi nga nila, ang budget parang Coke lang yan. Minsan sakto, madalas zero. Kamusta ang budget? Zero po, zero. Zero? Okay. At least hindi zero. Negative. Kadalasan kulang. Kadalasan kulang. O yun, yun ang ating challenge. Hindi po talaga natin maiiwasan yan kasi yun po ang realidad ng buhay. Di ba? Napaka mahal na po ng mga bilihin, mahal na ang gasolina, lahat nagmamahal. At least now, alam mo na aware ka na magkano ba yung total na income ng family at magkano rin yung expenses. Madami pong methods ng pagbabudget. Mayroong 50-30-20 rule at marami pang iba. Isa lang po yun sa mga proportional budgeting na tinatawag. 70-20-10 yung iba, pwedeng 60-40-0. Depende po yan, pero napaka-importante na upuan muna natin, isulat muna natin yung realistic natin na budget. Ano ba talaga yung totoo? Kasi kahit sabihin natin 50-30-20, kung sa totoo lang wala naman talaga tayong sobra, wala naman tayong masisave, hindi rin natin masusundan. Kaya we have to face the reality muna. Saan ba tayo ngayon in terms of our budget? Moving forward, yung paycheck budget naman, di ba kanina monthly budget, titingnan natin yung kabuuan ng ating income sa isang buwan at yung ating mga expenses. Sa paycheck budget naman, titingnan natin yung parating na sweldo. Karamihan sa atin or karamihan sa mga nagtatrabaho, kinsenas katapusan po ang sweldo, di po ba? Yes po. Opo, yan. Yes po. Opo, thank you po. So, kung paycheck budget ang gagawin natin, yun lang po ang iba-budget natin. So, kung ngayong katapusan, ang kikitain niya, ang ini-expect niyo na income is 6,000 halimbawa lang, yan po ang ipa-budget. So, saan po ba mapupunta yung 6,000 na yon? Saka po tayo gagawa ng budget. Paano ba to gawin, yung paycheck budget? Una, ilabas natin ang ating mga kalendaryo. We have to use a calendar to map out paydays and due dates. Tuwing kailan ba ang payday at tuwing kailan ba ang due dates ng mga importanteng bills. So, halimbawa po, sa March 2022, yung payday na inaasahan natin sa 31 kasi katapusan. Sabihin natin yan yung payday 1, tapos ang payday 2 naman, April 15, di ba? Kasi quincenas katapusan. So, tingnan natin, dito natin ilalagay o isusulat. Sa payday 1, ngayong March katapusan, yung matatanggap natin na income, pambayad ng rent, halimbawa,
pambayad ng kuryente, at pambayad ng utang. Yun yung pinaka-importanting mabayaran. At syempre, kailangan din ng food and grocery. Tapos yung sa payday 2 naman, sa susunod na sweldo ni Mister, yun naman, ipanglalaan natin sa tubig, internet, utang, kung dalawang beses kayo nagbabayad ng utang, syempre food, grocery, at yung iba pa natin mga expenses. Pero ito yung may mga due date kasi, di ba? Bawal tayong malate kasi mapuputulan, magbabayad pa tayo, hassle pa, di po ba? Tapos, now that we know yung ating calendar, na-plot na natin, alam na natin kung kailan ang income, ang sweldo today, alam na natin yung mga due dates, ngayon naman, let's make a plan for your paycheck. Saan ba mapupunta yung salary? Isulat na natin. So, halimbawa po, sa paycheck 1, sa March 31 na inyong matatanggap, meron po kayong income na 6,000. Halimbawa lang, rent 3,000, kuryente 1,000, utang 1,000, food 2,000, grocery 1,000, allowance 500, at transpo ng nagtatrabaho halimbawa 500 din. Ang total dito, 9,000. Di ba napakalaking difference niya sa income? Pero totoo po ba to? Hindi. Nangyayari po ba na mas malaki po ang ating expenses kesa sa income? Oo. Yes, totoo yan. Ating... Totoo po yan. Tama. Totoo po. Kahit pa meron tayong sariling motor, yung gas ang mahal pa rin, di ba? Kaya yun ang ating problema talaga. Yung challenge natin is, paano ba natin pagkakasyahin? Pero ang mahalaga, alam mo na ngayon, di ba? Nailistan. Hopefully, naglilista po kayo ng ganito para alam nyo po talaga kung saan napupunta ang inyong sweldo. And halimbawa, sa April 15 naman, sa Quincenas, meron na naman kayong matatanggap na 6,000. Kaya lang, ang dami pa rin bayarin, di ba? Internet, utang, food, grocery, allowance, transport, gasol, kids, kung ano pa man, napakarami. At sabihin natin, 7,000 naman ang total. So, kulang pa din. Kaya ano pong nangyayari? Dahil kulang po ang ating income, marami po sa atin nababaon sa utang. Kaya meron po tayong inilaan ng utang dito dahil pambayad. And usually, pagkarating ng sweldo, yung iba po, pambayad utang lang din. Tapos, yung kakainin, pang allowance, pang grocery, uutangin ulit. Tama po ba? Opo, nakaka-relate po ba? Madalas. Tama. Opo, ma'am. I know. Nakaka-relate din po ako dyan. Kasi minsan nangyari po din yan sa akin. So, ito talaga yung katotohanan. Kaya po, marami sa atin, pag naririnig pa lang yung mga sinasabi ng ibang financial experts, income minus savings equal expenses, yung iba, wala na, tago na, ayoko nang mag-budget kasi hindi naman yon realistic kasi kulang pa nga yung income sa expenses, di ba? Paano pa makakapag-save? Kaya yung iba, hindi na lang nagbabudget. Yung iba, nagbabudget sa umpisa lang, tapos wala na. Nade-depress na, hindi naman talaga nagkakasya. Ba't pa ako magbabudget? Di po ba? Kaya hinahayaan kaya nga, na ma'am, lang. Opo. Kasi po, ma'am, hindi pa po natanggap ang sweldo, nakain na. Tama. O kaya na ipambayad na ng utang. Tama po ba? Nakasanla pa yung ATM ng iba. Di ba? Yun po talaga ang challenge. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, just like what I said earlier, at least alam mo na ngayon kung saan ka in terms of your budget. So, income minus expenses, doon po natin malalaman, kulang yung income sa dami na expenses. Dito, 3,000 ang kulang. Dito naman, 1,000. Kaya anong nangyayari po? Baon sa utang. Walang ipon. Living paycheck to paycheck, inaantay na lang yung sweldo, pambayad ng utang, pambili ng kung ano mang kailangan bilhin, at masakit sa ulo mag-budget. Alam ko po yan. And ito pa, alam kong marami rin pong makaka-relate dahil sa kulang ang budget, nagkakaroon po ng away mag-asawa, nagkakaroon po ng financial arguments, and isa po sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng paghihiwalayan, broken marriages, broken families ay dahil po sa away tungkol sa pera. Tama po ba? Yes, ma'am. Maramihan po ngayon sa realidad. Yun na po yung totoo nangyayari. Totoo. Nasa barangay. Isa po sa mga pinag-aawayan usually ng mag-asawa, isasabihin ng mister, ano ba yan, kakasweldo ko lang, binigay ko lahat sa iyo yung pera, tapos sasabihin mo, ubos na kagad. Tapos tayo pa yung nasisisi, di ba? Kaya dapat meron tayong listahan para pag tinanong ni mister, saan ba napunta yung sweldo ko? Ilatag mo sa kanila. Ito yung ating pinagkagastosan. Kuryente, tubig, renta, nagbayad si Bunso sa school. Alam niya na kagad, makikita niya na hindi ka maluho, wala kang ginamitang
lang para pansarili lang. Unless nag-shopping ka ng bongga-bongga sa Shopee o Lazada, di ba? Pero kung may listahan ka at pinakita mo yan sa iyong asawa, mas mapag-uusapan nyo, mas aware siya na ikaw, marunong kang mag-budget, alam mo lahat kung saan napupunta ang pera mo at malalaman niya rin na hindi ka gumagastos ng para sa sarili mo lang. Di ba? Maiiwasan yung mga financial arguments na ganito. Tama po ba? May ganyan po ba na nasisisi tayo minsan ng ating mga asawa pagka nauubusan ng budget? Opo, yes. Tama. Yes. So, yun po yung, so, yun po yung una. So, dapat po talaga may budget. Anyway, dito naman tayo sa second portion. It's about our financial goals. Mahalagang nagbabudget tayo kasi alam ko meron din tayong mga financial goals sa buhay. Kagaya na gusto nating mabayaran yung mga utang natin, di ba? Kasi pag nakabayad tayo ng mga utang, magkakaroon tayo ng opportunity to save na makapag-ipon. Para saan? Dream house. Sino ba ang may ayaw na meron tayong sariling bahay, di ba? Meron tayong sariling sasakyan. At makapag-travel, lalo na ngayon, ang init-init ngayon dito sa Maynila. At gustong-gusto na nating mag-travel, mag-swimming, mag-outing. Pero ang tanong, meron ba tayong budget para dyan? So, isa lang yan sa mga financial goals natin. So, dapat alam natin ano ba yung gusto kong gawin para ma-motivate pa tayo na mag-budget ng maayos, bawasan ng ating mga expenses kung kinakailangan, o maghanap ng iba pang ways para mag-earn ng income para sa ating financial goals. Kasi kung gipit tayo parati, kung kulang ang ating income sa ating expenses, paano pa tayo makakapag-travel? Paano pa tayo makakapag-ipon para sa pag-aaral ng ating mga anak o para sa ating investments or retirement? Kaya napakahalaga po ng budget. At dapat po meron tayong financial goals kasi ito yung mag-i-inspire, mag-motivate sa atin to save up and to manage our budget wisely. So, ito yung aking mga tips to manage our finances wisely. Number one, make sure to track your expenses. So, use an expense tracker kagaya nito. Pwede nyo itong i-download sa aking website later. Ipapakita ko kung paano. Or pwede nyo isulat sa notebook. Dito ko lang sinusulat lahat ng aming expenses. So, halimbawa, ngayon, sweldo. Susulat ko na kaagad. Anong binayaran ko today? Kuryente ba? Anong binili namin kanina umaga? Pandesal, 20 pesos. Lahat po yan sinusulat para alam po natin bawat piso may pangalan, bawat piso na natatanggap natin, alam natin kung saan yun napupunta. So, ilista po natin. Magkaroon po tayo ng expense tracker. Huwag po natin kakalimutan yan. Next, weekly meal plan. Bago tayo pumunta ng grocery o palengke, magplano muna tayo. Ano bang uulamin natin ngayong week? Lista mo lahat ng ingredients, lista mo lahat ng mga kakailanganin mo para pag nandun ka na sa palengke, hindi yung kuha ka na lang ng kuha, pag uwi mo, ay wala palang sibuyas, ay wala palang ano, kamatis, o bibili ka na naman, mas mahal na pag dito sa malapit na tindahan o palengke, di ba? So, make sure din na meron tayong grocery list para pag nagpunta tayo sa grocery, hindi lang tayo kuha ng kung ano-ano na wala naman sa budget. Tapos pag uwi natin, wala na palang pamasahe si Mister kasi naubos na sa grocery. Ginagawa niyo po ito? Weekly meal plan, palengke list? Yes po, yes po. Dapat po, wise na misis tayo, parati tayong may listahan. Huwag po tayong pupunta ng walang listahan kasi malamang mag-over budget po tayo. And number two, cut back on unnecessary expenses. Tingnan mo, bakit ba kayo nag-over budget? Baka naman puro chips ang laman ng cart nyo or something, hindi naman importante. So tingnan po natin kung saan po tayo pwedeng makapagbawas ng ating expenses. Okay po? And find a way to save on utilities. Alam na po natin lahat to. Pag walang gumagamit ng kuryente, turn off. Pag walang gumagamit ng tubig, isara ng maayos. Di po ba? Kahit yung mga simpleng bagay lang yan, malaking tulong po yan para mabawasan yung ating utility bills. Tingnan nyo rin po, baka may mga subscription kayo na hindi naman na kailangan o pwede nyo namang i-share sa iba. Halimbawa, Netflix. Kung nanonood kayo ng Netflix, makipag-share kayo sa iba para instead of 500 pesos kada buwan, 100 pesos kung apat kayo, 150, malaking kabawasan na yon. Or kung hindi nyo naman talaga kailangan, cut it off. And you can also pay utility bills online and earn cashback. Nagawa nyo na po ba ito? Magbayad ng utility bills sa Shopee? Yes, ma'am. Yung anak ko po, nagbabayad sa Shopee. Opo. Kaya, try nyo rin po. Hanap po kayo ng ibang ways to pay your bills na makakatipid po tayo. Next, discuss your budget with your spouse. Yung ating budget, madalas ginagawa ng mga mommies, katulad natin, ng mga nanay. Pero isali din natin sila. Ipaalam natin, ito yung gastos natin ngayong buwan. Ganito yung income mo. Ito yung gastos. Kulang pa. Para aware din sila. Hindi yung tayo yung nasisisi. Bakit ganito na lang ang natira? Pag naisulat nyo po kanina yung monthly budget nyo at saka paycheck budget, ipakita nyo po sa inyong mga husband. Pati na rin po yung inyong expense tracker.
ilista niyo po lahat ng expenses niyo araw-araw. At the end of the month, tingnan niyo po, ganito pala yung aming expenses kada buwan. Dito pala napupunta yung sweldo namin. Pag dumami kasi yan, yung 10 pesos na snacks, pag nabuo yan, doon mo makikita ang laki palang nagagastos natin everyday because of that. May isa ko nakausap dati sa aking YouTube, ang laki ng gastos niya sa paninigarilyo, 6,000 kada buwan. Doon niya lang nalaman nung pinasulat ko sa kanya yung daily expenses niya. And find other sources of income. Kung kaya mo mag-online selling o magbenta-benta sa bahay, kung ano lang ang pwede mong i-offer, why not? Why not try that? Kasi kung aasa lang tayo sa iisang income ng ating mga mister, kulang po talaga, di po ba? Kulang na kulang ang kanilang sweldo sa dami ng ating mga expenses. Alam ko namang mahirap po pagsabayin ng pagiging nanay, pagiging housewife, lalo na kung mayroon pa tayong inaalagaan na maliit na bata, di ba, na anak. Mahirap po, pero kung kaya po, try po nating paghanap ng ibang paraan para kumita ng additional income para po sa ating pamilya. And huwag po natin kakalimutan maglaan or mag-ipon for emergency fund. Napakahalaga po ng emergency fund. Ano ba yung emergency fund? Ito yung tinatabi mong pera for unexpected. Yung mga bigla na lang dumadating na mga bayarin or expenses kagaya ng job loss. Paano biglang nawala ng trabaho si mister? Kagaya nung nag-pandemic, ang daming nawala ng trabaho, ang daming apektado, di ba? Dapat meron tayo kahit papano nakatabing pera for unexpected expenses, job loss, medical emergencies, biglang may nagkasakit sa pamilya o kamag-anak, naghingi ng tulong, o kaya biglang may nasira sa bahay, nasira yung electric fan, nasira yung kalan. Saan tayo kukuha ng pampaayos? Diba? So, napakalaga ng pagkakaroon ng emergency fund. Yung sinking funds naman, okay lang po, maan dyan pa po ba kayo? Yes po, ma'am. Okay, thank you po. Yes po. Ayan, thank you po. So, sinking funds naman, kanina diba, emergency fund. Emergency fund, ito yung ipon natin na inilalaan for unexpected, yung mga hindi inaasahan. Ito na mga sinking funds, ito yung nilalaan natin, yung iniipon natin para sa mga inaasahan o paparating natin ng mga expenses. Ito yung tinatawag natin na irregular expenses. Ano ba yung mga examples ng irregular expenses? O, birthdays. Birthday ni Bunso, lalo na first birthday ng anak. Pinaghahandaan natin yan, diba? Nagbo-birthday party, pero financially po ba, pinaghahandaan po ba natin yan? Pinag-iipunan ba natin yan? I'm sure marami sa atin hindi pinaghahandaan yan. Christmas, ano pa ba? Anniversary. Minsan, hindi po natin pinaghahandaan yan financially, kaya dyan tayo nakakapangutang. Kapag may birthday na, mangungutang, lending, yun ang ipanghahanda. Tapos, pag nagbabudget monthly, yun na naman. Dagdag na naman sa ating monthly expenses. Ano pa? Back to school, yung tuition fee. Kung may tuition fee or yung mga gamit sa school ng anak, kailangan pinaghahandaan din po natin yan kasi mahal po ngayon ang mga kagamitan sa school. And baby, kagaya kami, ngayon we have one on the way. Hindi biro ang pagbubuntis at panganganak, di ba? Magkano rin ang kailangan mong pag-ipunan. Kagaya na lang pagbuntis ka, additional yan, vitamins, mga check-up, ultrasound, di ba? So, dagdag po yan sa ating gastos. So, kahit papano dapat meron po tayong tinatabi for sinking funds o yung mga alam nating paparating. Hindi man monthly yan ang binabayaran, pero dumarating yan irregularly. Pwede rin dito yung insurance. Kung quarterly kayo nagbabayad o once a year kayo nagbabayad, dapat pinag-iipunan na po natin yan ng paunti-unti every month. Halimbawa, kung ang insurance 6,000, dapat every month nag-iipon na tayo ng 500 para pagdating ng due date ng insurance, buo na yung 6,000 nyo. Hindi na kayo mangungutang, hindi na kayo mahihirapan. Nagets niyo po ba yung sinking funds? Paunti-unting yes, pag-iipon para sa malaking halaga. Opo, kagaya ng Christmas. Ayaw man natin gumastos sa Christmas pero hindi po nangyayari yun dahil kailangan natin maghanda, kailangan magbigay ng regalo or mag-share, di po ba? So, why not ngayon pa lang mag-ipon ka ng 100 pesos kada buwan para sa Christmas, meron ka lang naipon, di po ba? Meron na tayong 1,000 na naipon para sa Christmas, makakabawas na sa mga gastusin. Okay, next naman is insurance. Marami po sa atin nakakalimot ng insurance. Very important po ang insurance. Alam niyo po kung bakit? Isa sa mga dahilan kung bakit lalong nalulugmok sa utang yung mga tao ay kapag may nagkasakit sa pamilya, ano pong nangyayari? Nangungutang, nagsasalan ng ATM, nagsasalan ng kung ano-ano. Napaka-importante po na dapat pinaglalaanin din po natin ang health and life insurance. Health insurance, kahit papano po dapat meron tayong PhilHealth. Kung ang asawa niyo po, si Mister ay mayroong PhilHealth, make sure po na gawin kayong beneficiary para pag nagkasakit po kayo or yung anak, covered din sila ng PhilHealth. Para pag nagpa-hospital po tayo, malaking kabawasan po ang benefits from PhilHealth. At kung kaya po ng budget kayang isingit, kumuha rin po
po tayo ng HMO or ng card kung kaya po ng budget kasi malaki pong kabawasan pag na-hospital po. Okay? And life insurance, marami pong nagpapatulong sa aking mag-budget sa aking YouTube channel at sinasabi nila nawalan sila ng tatay. Ngayon, hindi na nila alam gagawin nila kasi walang insurance. Maraming utang ang iniwan. So, sila pa yung nag-suffer. So, para po sa ating pamilya, i-consider po natin kumuha ng insurance kasi hindi po yan para sa atin habang nabubuhay, kundi para sa mga maiiwan natin in case something happens to us. Sila po ang nagsasuffer pagka nagkakaroon po ng mga ganitong pangyayari. At wala naman po may gusto nito, pero it's better to have it and not need it. Okay nang meron ka niyan kesa wala at nangyari. Or may nangyari sa'yo at wala ka niyan. Di po ba? Next naman po is investment fund. Ito, pag nasettle nyo na yung inyong emergency fund, meron na kayong pang sinking funds, meron na kayong nakatabi para sa inyong pang araw-araw. Kung may extra na po kayo, halimbawa, nagkaroon kayo ng business or ng additional income at may extra po kayong kayang ipunin o i-invest kada buwan. Halimbawa, 1,500 pesos. Maghanap po kayo ng way para ma-invest, para yung pera po ninyo ay tumutubo. Diba? Your money is working for you. Pwede po kayong mag-open sa co-op. Marami pong co-op at hindi po kailangang malaking perang ilabas nyo para po tumubo ang inyong pera. Marami pong co-op ang marami rin mga benefits kagaya ng insurances. Pwede rin nyo rin pong ilagay sa mga digital banks. Mas malaki po ang interest rates nito compared po sa mga regular or traditional na banks. Pwede rin nyo pong i-consider yung stock market, mutual fund, UITF. Marami po yan pero kailangan pong pag-aralan yan. At number one po talaga is make sure po na inuna po natin ang ating budget. Huwag po tayong magmadaling mag-invest kasi yung iba po, nag-i-invest kagad. Uutang, i-invest kasi malaki daw ang tubo. Yung pala, wala ng pangkain the next day, wala ng pangkain the next month. So, huwag po tayong magmadali for the investment. Unahin po natin yung ating mga daily needs, yung mga necessities po natin bago po tayo mag-jump. Pag ready na po tayo, aralin po muna natin yung investment na ino-offer sa inyo, saka po tayo mag-invest. Kasi pag nalugi po, kayo po ang kawawa. And last but not the least, isama din po natin sa ating mga budget ang pagtithe or pagbibigay sa church. Hindi ko po alam kung ano po ang paniniwala niyo, pero ako naniniwala po ako na lahat ng natatanggap natin, lahat ng mga blessings natin ay galing kay Lord. At nakakalimutan man natin, pero dapat una, pinapasalamatan po dapat natin siya na at least we have something to eat for the day. Meron tayong trabaho, na gumising tayo, may hininga pa tayo, may ability tayo magtrabaho. Lahat po yan ay blessings. Nakakalimutan natin sa dami ng mga problema natin sa araw-araw, sa dami ng mga bayarin, sa dami ng mga bills, at nai-ignore na natin, nasi-set aside na natin, saka na lang ako mag-offer sa church kapag may pera na o may sobra na. O kaya, pag nag-a-attend tayo ng misa or nagpunta sa church, kung magkano lang yung coin na natira sa wallet or sa ano natin, coin purse, sa bulsa, yun lang ibibigay. Parang kung ano yung tira, yun na lang. Kaya lang, anong sabi sa Bible? Diba, dapat ino-honor natin si Lord. Inuuna natin dapat siya. Kung kaya po natin, tithe or the first 10% of our income. Pero, hindi po mahalaga kung magkano. Mahalaga po kung magkano yung bukal sa kalooban yung kaya niyong ibigay bilang pasasalamat, bilang pag-honor kay Lord. Kasi everything that we have, it belongs to God. And we need to give back to God through our thanksgiving, through our offering. Pero again, dapat mula po sa puso, ah, hindi po yung napipilitan lang. Sabi nga po sa Proverbs 3:26, the Lord is our security. Hindi po nasa investments natin, nasa ipon natin ang ating security. Hindi po, kasi na kay Lord lang po ang ating security. Siya lang po ang ating maaasahan. And in Philippians 4:19, gaano ban kahirap ng buhay, gaano man kadami ng ating mga problema at pinagdadaanan, God promises that He will provide. Amen. Kapag magtiwala lang tayo. Diba? Kung ng konting tipag. Amen. Amen po. Yun Amen po. Yun po talaga. Gano'n man kahirap, He will provide all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus dahil mahal na mahal niya po tayo. Huwag po natin kakalimutan yan. And yun po, doon po nagtatapos ang aking talk. Sana po ay may natutunan po kayo. Mabilisan lang po to. So if you want to get a copy of my budgeting templates na pinakita ko kanina, kagaya ng monthly budget, paycheck budget, expense tracker, pati na din yung aking meal plan, pwede po kayo magpunta sa thepinayinvestor.com/freebies. Kung mayroon po kayong email, ilagay nyo lang po doon at pwede nyo na pong ma-download. Marami pa po ako doon mga budgeting templates na kagaya nito. Pero kung gipit nga tayo, paano pa tayo magpapaprint, di ba? Notebook lang po, papel po, isulat po natin ang ating budget kasi ito po talaga yung foundation ng ating pagmamanage ng ating finances. Dito po magsisimula at sana po magawa nyo po for the next month. Sana po balitaan nyo po kung may improvement po sa inyong budget.
For more budgeting tips and other financial tips, pwede nyo pong i-visit ang aking YouTube channel, Pinay Investor po. I-type nyo lang po sa YouTube at pa-subscribe na rin po kung gusto nyo po para po mas marami pa po tayong matulungan. And kung gusto nyo pong manghingi ng advice kung paano i-budget ang pera, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook page sa Pinay Investor. Hanapin nyo lang po Pinay Investor at i-message nyo po ako doon. Okay po? Sana po ay may natutunan po kayo. Thank you so much for your time, mga mommies. Pag-usapan po natin kung meron pa po kayong mga tanong later. Yan po. Thank you so much po. And God bless. Salamat, ma'am. Salamat. Thank you salamat po. Thank you. Maraming maraming salamat po, ma'am. Salamat po sa iyong napaka-insightful na diskusyon tungkol sa family budgeting. Hindi kami nagsisisi na kayong inipindahan namin na yun.